Isang magandang araw na naman po sa inyong lahat, mga kalibangan. Well, today, welcome to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay isang video na tungkol sa pagluluto again. Ang lulutuin natin ngayon ay ang main ingredient ay pusit. Ang gagawin natin ay calamares. Calamares dahil isa ito sa paborito ng aking anak na babae, yung panganay ko po. So, hindi na tayo magpapaliguligoy pa, umpisa na po natin ang ating calamares. Ito na po ang mga sangkap na gagamitin po natin sa pagluto ng calamares. Unang-una po, yung pusit, kasama pati ulo, tinanggal ko na rin yung mga mata, tsaka yung pinakaipin niya. Meron po tayong all-purpose flour, cornstarch, garlic powder, white pepper, itlog, all-in-one seasoning mix, suka, asin, patis, tsaka oil. Yan po, umpisa na po natin. Ang una ko pong ginagawa, inilipat ko yung pusit dito sa isang malaking lalagyan para ating mamarinate ng saglit ang pusit para may lasa naman po siya. Lagyan po natin ng konting suka. Konti-konti lang po. Yun, siguro mga 2 tablespoons. Tapos lagay po natin yung ating all-in-one mix. Lagay po natin yung all-in-one mix. Tapos haluin na po natin para matunaw yung all-in-one mix at sisip-sipin ng pusit. Kasi pangit naman po kainin pag walang lasa yung pusit. Kasi kadalasan po yung natitikman ko ay yung lasa po andun lang po sa coating. Wala pong lasa yung pinakalaman ng pusit. So ito yung ginawa ko. Mamarinate natin ng konti. Set aside natin siya. Kasama pa pala ito yung patis. Konting patis lang. Konting patis lang din. Yun. Alunin din. Ito naman po yung all-purpose flour. Siguro mga isa't kalahating cup ng all-purpose flour ang nilagay ko dito. Tapos, lagyan lang po natin ng cornstarch. Siguro mga half cup. Half cup po? Oh yeah. Siguro mga half cup ang ilalagay. Ay, hindi half cup. Mga 1/4 cup. Ganito lang. Yan. Yan, mga 1/4 cup ng cornstarch. Tapos, lagyan po natin ng garlic powder. Tapos, pepper. Yun. Tsaka asin. Oh. Tama na yun. Hmm.
Pakpakan po natin yung ating lalagyan ng para mahalo po siya ng mabuti. Yun, ready na yan. Ngayon po, balikan po natin yung ating puse na binabad po natin dun sa suka, patis, tsaka yung all-in-one mix. Ihahalo ko po dito yung dalawang itlog. Tapos, haluin na lang po. Kakamayin ko na lang po. Ating simulan ang ating pag-iinit ng mantika. Yan po, nagpapainit na po tayo ng mantika. Antayin lang po natin ng hanggang uminit siya. Tapos kailangan po natin ng medyo maraming mantika po. Kasi kailangan po dito deep fry po talaga yung ating calamari. Ayan po, atin pong ilagay yung puset na nakababad sa itlog dito po sa isang container. Huwag po lahat, siguro mga 1/4 ng inyong binabad para may space po siyang umalo. Tapos cover nyo. Ito po ang pinakamadaling gawin para ma-coat yung pusit nyo. Yun. Ganyan lang po ang pag-coat ng pusit dun sa mixture po natin ng all-purpose flour, cornstarch, at iba iba pang sapka. Testing po natin yung isa, ha? Para malaman po natin yung inyong kanina. Yun, pwede na. So, lagay po natin. Huwag po natin masyadong damihan kung hindi naman malaki yung ano, yung lalagyan nyo. Kasi, hindi po siya maging ganun ka-crunchy. Po, pwede na to. Sa ating nilulutong calamari. Hello again mga kalibangan!
Ito na po ngayon yung produkto natin na nilulutong kalamari. Tingnan nyo naman yung coating. Hindi masyado makapal, hindi masyado manipis. Grabe, ang init na dito sa kusina. Pero okay lang yun. Kasi mag-i-enjoy naman ng aking anak. Yung babae, paboritong-paborito yung kalamari na to. So, again, nag-i-invite po ko sa inyo na please like my channel, please share, please subscribe, and paki-press na rin po yung notification bell para po kayo ma-update sa susunod na mga video. Kita-kita po tayo sa susunod na mga video. Maraming salamat po.